umpisahan na natin. Dito na tayo sa pangalawang vlog. Yung itong motor, yung ito ang mga cover niya. Yung mga cover niya, tinanggal to sa mayari. Dahil sumabay siya sa uso. Yung nag-uso pa na parang kalansay ang motor, walang mga cover. Pero sa ngayon, wala nang uso, gusto niya balik. Pero sa tingin ko, mahirap pag mag-trouble, marami tayong tatanggalin. Sinabi ko sa kanya na mabuti pa, dalawang bunot lang dito at ito. Kaya nga, nakita nyo, ito parang plate na. Ginawa na lang namin ng plate, tapos parang pattern na lang siya. Gagawin to mamaya ng fiberglass. Ito rin, mabubuo na to, pero babalutan natin ng fiberglass. Fiberglass na ang labas. So, ito ang main cover niya. I-install ko muna. Ganon. Ganon pa din. Ang mag-temporary fix kanya ay ang lugan. Ito ang body filler ko ginamit para pang linis rin dito. At itibay dito. Hindi rin, pero hindi matibay na. Matibay talaga. Ang magkapatibay dito ay ang fiber. Fiberglass chemical. Ibang klase na rin ang body filler na ginamit ko, time out na rin. Yung kanina, domino yun. Pero parehas lang epekto. Depende sa brand sa tindahan nga binilhan ko. Pero parehas lang. Walang ano to. Walang disadvantage o advantages. Wala. Para sa akin lang ha. Pero mayroon ding mga pintor na gumamit ito nga. May mga advantages din sabi nila. Pero para sa akin, sa fiber, parehas lang. Paglipat ko mamaya sa kabila, ang procedure na nakita nyo rito, ganun din. Hindi mula, parang hindi to makita doon dahil kuan. Mahirap ang ano, walang kamera, walang mag ayos ng kamera. Dahil ako lang isa, dapat may cameraman tayo. Pero paano, wala man tayo pangbayad sa cameraman. Itiisin ko lang to para magpakita ko sa mga nangangailangan sa teorya dito nga meron talagang ganito. Dahil matanda na ko, pamigay ko na lang itong mga abilidad ko.
para makatulong din sa lalo na ngayon sa pandemic. Yung mga taong nangangailangan ng skill. Tanggalin ko na to. Lilihaan to sa labas, sa sandingan, tapos doon ko rin siya ipapaybir sa labas. Ito buo na to. Hindi na to maghiwalay. Okay. 5 minutes lang. Hintay tayo ng 5 minutes. Tanggalin ko na to. Ito ay buo na. Pero i-ano ko muna doon, lilihaan pa bago ipapiber para makinis na medyo walang sagabal ang fiberglass. Okay na. Okay, buo na oh. Yung kukunin natin, yung lang mga magaspang. Madali lang to. Ganun lang oh. 36 ang liha na ginagamit. Yung sandpaper, 36. Pagkahoy ba? Ganun lang. Eh. Tapos na ang liha lang yung kinuha ko mga magaspang. Yung sa ngayon, kailangan i-wrap ko na lang itong may mga pintura para ang fiberglass hindi mahirapan pagdikit. Ganito ha, 36 pa rin para gagaspang agad. Na, gaspang na. So, ngayon, mag-start na tayo sa fiber. So, bago lahat, bago ako maglagay ng matting, kailangan mo titingnan nyo ha, mga beginners, para hindi dumulas ang fiber mat, pipintalan ko to ng resin na walang hardener. Para lang siya, mga kaunti lang, para lang didikit siya paglagay ng mating.
Yung matin, pag walang dikit yan, mahuhulog lang yan. Kaya, sa akin lang to, lalagyan ko ng kunting padikit para hindi ako mahirapan at saka madali lang ang trabaho ko. Aywan ko sa iba. Pag ano ninyo nga hindi pwede, oh, sa inyo lang yan. Pero sa akin, ito ay pwede-pwede ito. Wala pa itong hardener. Pang-pang-pang-padikit lang to sa kuan. Lalo na pag lugar na mahangin, kailangan talaga to. Mga vertical side, ganun, pinahalan, didikit yan. Okay. Start na tayo ng fiber. Mat. Itong fiber mat. Kinating ko na ito kagabi. Ito rin 2 to 5 din. Basahin ko na to. Pag makita kayong magbasa dito, pag may makita kayong puti, yan ang blowholes. May hangin yan. Kailangan ididiin mo ang brush para balik-balikan para mawala na siya. Yan lang ang buhos. Simple lang buhos. Pero ang buhos, nandiyan na talaga sa trabaho sa fiber pag hindi kayo mag-iingat sa pag-brush. Ito ang makapatibay sa ating trabaho sa pagbuo nito. Itong fiber talaga. May mga teknik kung paano nga hindi lalaban ang mga mating. Baga, iba-iba ang mga teknik sa mga teknisyan. Iba rin sa akin. Pag mayroon na kayong alam, ituro mo lang sa iba. Huwag na lang mag-uminto pa na kayo ang mga magaling. Dahil ako, hindi ako magaling nito. Nag-share lang ako sa nalalaman ko tungkol sa fiberglass. Dahil kasiyahan ko itong mag-fiber-fiber eh. At saka mataas na ang edad ko, kailangan ko nang ibigay ito sa gusto na nangangailangan ito. Tapos ng pagmating, patutuyuan na lang natin to para makating tong ano, yung mga nag-alibaba dito. Pagkatapos nito, lilihain natin para mawala yung mga makasugat. Tapos pipintala natin ng resin. Okay na. Buo ng buong-buo na. At saka makibay na makibay. Ito yun naman, kunin ko na ito mga sobra-sobra.
na to, pwede ko na tong i-pasok. Ang susunod na gagawin ito ng motor ito ay ipapayad ito. Ito plate ito, GI plate yan sa yung plate na gauge 18. Ginawa ko lang ito dahil pinasya ang pinaka-pattern para mabuo na ito, mangyaring fiberglass na. Tatanggalin ko na ito tapos iwa-wax. Dahil kagabi, nag-wax na ko ito ng dalawa bisis. Ngayon, isa na lang. Tapos, kapradakan ko ito. Para buo na talaga. Mawala na itong mga ganito. Yung mga madumi na tingnan. At saka pagkatapos, itatapon ko ito. Papalitan ko na lang ito ng fiber glass. Pukunin ko na ito. Dahil itong ano, dalawang bunot lang, kalansay na ang motor. Kaya ginawa ko to. Yung mga, ano niya, mga cover niya dito, tinapon ko na. Dahil hindi na pwede. Ito pala ang Rossi 125 na motor. Okay, nandito na tayo sa production sa upuan. Tapos, diridiritso na ang kanyang cover sa side cover. Ito plate pa po ito. Tapos, papalitan natin ng fiberglass. Lagi natin tatandaan, pag ganitong mga sistema, mag-wax tayo. Dahil pangtapo na ito eh. Para siyang pattern at saka molding din. Pero hindi pa ito isang molding. Kagabi, piniprepare ko na ito. Nag-wax na ko niya nito. Tapos, sa ngayon, mag-wax na ako ng isang bisis. Tandaan ninyo, pag mag-wax kayo, tatlong bisis talaga para sigurado. Ibibilad na lang natin ito ng 10 minutes tapos magpa-product na tayo nito. Okay, mag-gel coat na tayo. Aaplayan ko ito ng gel coat dahil gusto akong titibay ito. Uupuan ito eh. Kailangan talaga mayroon gel coat kasi siya ang makapatibay sa ating fiber mat na pinatuyo. Ito ta siya talaga. Paspasan eh. Ayos ah.
kayo mo di mayo. Ihalo to mabuti. Dahil pag yung may porsyon na hindi na kuha ng cardiner ay weak yan. Makukuha lang kahit sa kakamayin natin. Pero pag mamix yan ng cardiner, titibay yan parang batok. Kaya iingatan natin lagi. Tuyo na ang jilkot, lalagyan na natin ito ng mating first layer, mating 2 to 5 first layer to ha. Dahil tapos na ang first layer mating, babasain na natin ng resin para mahupin ito. Pagkatapos nito, mayroon pang second layer. Pero 450 na, ito 225 pa rin ito. 450 ang susunod dito. Okay. Ito na ang 450 second layer. Natin. Okay, na-train ko na ang sumusubra dito sa gilid. Tapos, ito na siya. Ito na. Tingnan mo. Ito ang pattern niya. Yung yero. Ganon. So kukunin ko na to, tapos itong yero na to itatapon ko na, dahil yung fiberglass product talaga ang finish, yan ang ilagay ko doon sa motor ko. Ganon. Ito siya, itatapon ko na to ha. Ito na ang fiberglass product, lilinisin ko to, pero sa ngayon lagay ko muna sa motor, eh, mainit kasi masyado dito bago lilinisin to. Pero ito na, tapos na ang mission ko pag-visualize sa yung to open kalansay na ang motor. Okay, natapos ko na ang pag-pitch nito, ito lalo na ito. Ngayon ipakita ko na paano ito i-open na dalawa lang siya na open na. Kalansay na ang ating motor. Ito ha, kukunin ko to. Ito na ang motor. Noon walang cover, ngayon kinabira ng dalawa na lang, parang dalawang portion na lang. Hindi gaya noon na marami, pag ayos tayo, mahirap pag, pag tanggal at saka pagbalik. Ngayon dalawang na lang. So nakita naman ninyo, ngayon ibalik na natin. Ganun din, pagbalik. Walang problema, pagbalik. Thank you.
Nagin lapat. Eh. Dito na. So yun, walang problema to dahil meron akong panglagay dito. Or parang... So nakita ninyo ang trabaho na dalawa talaga. Sa parto nito, mayroon itong ibang paraan ni Rin na isang bunot na lang, kalansay na rin ang motorsiklo natin. Isang bunot na lang. So baybayan lang ninyo, makita nyo susunod na episode nito na motor nito na isang bunot na lang makita na agad ang kung ano talaga ang laman ng motorsiklo. Sana may maintindihan kayo sa mga ginawa ko ngayon at sumabay-bay lang kayo lagi sa channel ko. Maraming salamat.